Magandang araw, kaibigan. Handog namin ay mga kwento ng pag-ibig, nakikiliti sa inyong mga puso at magbibigay ng inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating pa na upload. Pinagmasda ni Rachel si Nawarin at Sabrina habang lumalangoy ang mga ito sa dagat. Naglatag siya ng blanket sa buhangin at kontentong pinanood lang ang dalawa. Wala siyang maalalang pagkakataon na nakasama ni Sabrina si Conrad. Mas marami pa siyang naaalalang fond memories nito kasama si Warren. Pinag-aralan niya ang sarili. Nagigilt ba siya na hindi nagkaroon ng mga ganoong pagkakataon si Conrad kasama ang kanilang anak? Wala siyang makapang-guilt. Wala na sa kanya ang pagkukulang kung bakit hindi naging close si Conrad kay Sabrina. It was his own fault. Sa halip kasi na mapalapit sa kanilang anak ngayon, mas ginugugol nito ang oras sa pagtanghod sa kanya. Natanaw niyang umahon na sina Warren at Sabrina. Inilabas niya ang inihandang pagkain mula sa dalang picnic basket para silang timang na naghanda pa talaga ng pagkain kahit walking distance lang naman ang tabing dagat mula sa rest house nila. Feel na feel talaga nila ang bakasyon nilang iyon. Magkatuwang sila ni Warren sa paglilinis ng rest house nito kanina. Pagkalinis ng guest room ay natulog si Sabrina kaya nagkaroon sila ng pagkakataong makapagsolo ni Warren habang naglilinis. They just pulled around. But surprisingly, she enjoyed herself very much. At sa tingin niya ay ganun din si Warren. Pareho silang hindi mabura ang pagkakangiti sa mga labi. Iniabot niya sa anak ang robe nito. Tinulungan ito ni Warren na isuot iyon. He looked like a doting father. Napabuntong hininga na naman siya. Sa bakasyon nila, nakikita niya ang marami pang magagandang qualities ng binata. Pakiramdam tuloy niya ay lalo siyang nai-inlove dito. Anong food, mami? Sinilip ni Sabrina ang basket. May baon tayong sandwich, salad, fried chicken, chips, fruits at kung ano-ano pa. Inabutan niya ang mga ito ng tig-isang sandwich. Puro pika-pika lang ang dinala niya. Nakamarinate na ang liyempo para sa binabalak nilang barbecue dinner mamayang gabi. Nakatuhog na rin sa mga sticks ang hotdog at marshmallows. Sabi ni Warren ay gagawa ito ng bonfire sa tabing dagat at magtatayo ito ng tent mamaya. They would spend the night under the stars. Wow, yummy! Sabi ni Warren habang ngumunguya ng sandwich. Nag-enjoy ka ba, Sabrina? Tanong niya sa kanyang anak. Yes, mami. Super enjoy. Ngumiti siya. Wala nang duda na balik na sa normal si Sabrina. Wala na kahit anong bakas ng trauma na pinagdadaanan nito noon. She was a normal child now. Rachel wished her daughter would stay that way, cheerful and carefree. Sana lang ay huwag nang tupakin uli ang ama nito at tanggapin na lang ang sitwasyon nila. Tinabihan muna ni Rachel si Sabrina sa loob ng tent hanggang sa makatulog ito. Nang makasigurong mahimbing na ito, sakalang siya lumabas. Nakita niya si Warren na nakaupo sa buhanginan, paharap sa dagat. It was a peaceful night. Sa tabi nito, nakabaon sa buhangin ang bote ng white wine na nakuha niya sa wine rack sa rest house nito. Hard drink sana ang ilalabas niya, pero nagbago ang isip niya dahil masyadong romantic ang lugar at can't afford silang malasing.
baka makalimot sila. Napangiti siya sa kabilyahan niya. Tiningala siya ni Warren nang maramdaman siguro ang paglapit niya. Tulog na si Sabrina. Tumango siya kasabay ng pag-upo sa tabi nito. Sinalina nito ng wine ang isa pang goblet na inabot niyon sa kanya. Napansin niyang halos mapangalahati na nito ang bote ng wine. Hinawakan nito ang libreng kamay niya. Masuyong pinisil iyon. Kahit sa simpleng gesture na iyon ay kilig na kilig agad siya. Kapag kasama niya si Warren, walang pagsidlan ang kaligayahan niya. She was comfortable and at peace with herself. Kapayapa ang hindi niya nasumpungan sa buong panahong kasama niya si Conrad. Magkaibang magkaiba ang epekto sa kanya ng nakaraan sa kasalukuyan niyang relasyon. Masaya ka ba, Rachel? Humilig siya sa balikat nito. Masaya ako, Warren. I never thought I could be this happy again. Matagal na sandaling na kontento lang sila sa ganoong posisyon. The serenity of the place embraced her once again, like Warren's arms surrounding her. Tiningala niya ito. Naiisip mo pa ba siya? Kumunot ang noon nito. Sino? Siya, sagot niya. Curious siya sa namatay nitong fiancé. Tila wala sa bokabularyo nito ang magkwento maliban sa mga sinabi nito sa kanya noong ipinagtapat nito ang tungkol sa dati nitong trabaho. She could feel his reluctance to talk about the late fiancé. Ayaw naman niyang masira ang mood nito, kaya binawi rin niya ang kanyang sinabi. Curious lang ako, Warren, pero kung ayaw mong pag-usapan. Bumuntong hininga muna ito bago sumagot. May mga times na naiisip ko kung ano kaya ang mangyayari kung buhay pa si Marlene ngayon, pag-amin nito. Marlene pala ang pangalan niya sa loob-loob niya. Paano kayo nagkakilala? Pati ba naman yan gusto mo pang malaman? Kung hindi magaan ang boses nito, hindi na niya ipipilit pa ang pag-uusisa. Pero nasesense niyang bibigay si Warren at uhaw siya sa impormasyon tungkol sa ex nito. Sige na, pagbigyan mo na ako. Curious lang talaga ako. After tonight, promise, hindi na ako magtatanong tungkol sa kanya. Pinagbigyan siya nito. Magkapitbahay kami. 7 taon ang tanda ko sa kanya. I practically watched her grow up. Solong anak lang siya. Niligawan niya ako. Bahagya itong tumawa. At nagpaligaw naman ako. Eventually, naging kami na. Masyadong general ang kwento nito, pero hindi na siya nagreklamo. Buti, pumayag ang parents niya na maging boyfriend ka, samantalang delikado ang trabaho mo. Strong-willed si Marlene. She knew what she wanted. Noong una, tumutol ang parents niya. Pero wala rin silang nagawa dahil mahal namin ang isa't isa. Parang may kumurot sa dibdib niya sa narinig. How was she as a girlfriend? Mabilis sa sumagot ito. Malambing siya, thoughtful, mabait at patient. Hindi siya nag-demand ng oras ko dahil naiintindihan niyang walang pinipiling oras ang trabaho ko. At sa dami ng operations namin sa NBI, talagang marami akong pagkukulang sa kanya. But she never complained. Kaya pag may libreng time, talagang bumabawi ako sa kanya. Parang may kumurot na naman sa dibdib niya nang maisip kung paano ito bumabawi kay Marlene. He spoke of her with so much fondness. You ask for it, Rachel. Kung hindi ka ba naman masokista, bakit tatanong-tanong ka pa? It's so unfair that she had to die because of me. Napaka-senseless ng pagkamatay niya. She didn't deserve it. Lalo pa't dinadala niya ang magiging anak sana namin. Nabahira ng lungkot ang tinig nito. As early as 3 months,
may nakahanda na kaming pangalan sa magiging baby sana namin. It would have been Warley kapag boy at kapag naman girl, Warlin. Ganoon man kasimple ang gusto niyang pangalan sa magiging baby namin para madali raw isulat. She was always like that, simple and practical. Mahal na mahal mo siguro siya. Sa pagkadismaya niya, pumiyok ang boses niya. Hey, sinilip nito ang mukha niya. Ikaw ang nagtanong, pinagbigyan lang kita. Pilit siyang umiti. Warren was talking about her late fiancé and she asked for it. Pero nang magkwento na ito and started to talk beautiful things about her, nakaramdaman siya ng matinding panibugo. Kahit kailan ay gaga talaga siya. Pinagseselosa niya ang isang patay na. Go on, sabi niya. Ayoko na. Let's not talk about my past anymore. Do you still miss her? Kahit noong makilala mo na ako, kailangan niyang itanong iyon, kaya pinagbigyan niya ang sarili. Bahagi ng buhay ko si Marlene. There will always be a part of me that will miss her. Lalo pa at nawala siya sa akin sa ganoong paraan. Sagot nito, but I don't want to dwell in my past anymore. Narealize ko na things do happen for a reason. And I have learned to accept things that I cannot undo. Tahimik pa rin siya. Wala na siyang maisip na sabihin. Ikaw na ang mahal ko, Rachel. Please don't take it against me kung hindi ko man maalis sa sistema ko si Marlene. Ayaw mo naman sigurong ipagsinungaling ko sa'yo na naalala ko pa rin siya, hindi ba? Tumango siya. I'm sorry, mahal na mahal siguro kita. Kaya para akong gaga na nai-insecure sa kanya. Pero huwag kang mag-alala, I'll get over it. And I won't take it against you kahit pa forever siyang naka-imprint sa memory mo. Hinawakan nito ang baba niya at hinalikan siya sa mga labi. The kiss was so gentle that it touched her heart. Kung mayroon man sigurong dapat ma-insecure sa ating dalawa, ako yon, dahil buhay na buhay ang ex mo at may Sabrina na mag-uugnay sa inyo habang buhay. Nai-insecure ka kay Conrad? Nagkibit balik at ito. Hindi ko ma-explain kung ano ang eksaktong nararamdaman ko. Hindi siguro insecurity, selos malamang. Napangiti siya sa pag-amin nito. Ganoon lang kabilis magbago ang mood niya kapag kasama niya ito. Walang negative feelings na nagtatagal sa dibdib niya kapag ito ang katabi niya. Walang dapat ipagselos, Warren. Narealize kong I never really loved him in the first place. Dahil magkasabay kaming lumaki at pinagtulakan kami ng parents namin sa isa't isa, kaya naging kami ni Conrad. I was comfortable with him. Sobrang komportable na basta na lang naging kami. But I was never in love with him. Eh, sa akin? Pumwesto siya sa paraang nakikita niya ito ng mabuti. Ikinulong niya sa mga palad niya ang mga pisngi nito. I'm so in love with you, Warren. Hindi ko ma-explain. Basta kapag kasama kita, parang nakakalimutan ko ang lahat ng problema. Tinitigan niya ito. He was smiling boyishly. Nagsisikip ang dibdib ko just by looking at you. If this is not love, hindi ko na alam kung paano ang tawag sa nararamdaman ko para sa'yo. Last perhaps? Tudyo nito bago sinakop ang mga labi niya. He gently nibbled her lips and teased her with small thrusting movements with his tongue. Ano ba yung last? Ganting tudyo niya nang sandali nitong hiwalayan ang mga labi niya. Let me show you. Bago pa siya makapagtanong muli, ay binuhat na siya nito. Ipinasok siya nito sa loob ng itinayo nitong tent para sa sarili.
Hinubad nito ang suot nitong wearboard shorts. Kumawala ang pruweba ng last na sinasabi nito. Lumapit ito sa kanya. He kissed her again, hungrily, passionately. Walang pakipot na tinugon niya ito. They tried to discover what last meant. It ended with a beautiful union of their bodies, and they both shuddered as they reached their climax together. Good morning! Masiglang bati ni Warren kay Rachel nang pumasok ito sa kusina. It was their last day in Batangas. Pabalik na sila sa Manila. Good morning, sagot niya. He gave her a smack on her lips. Nalanghap niya ang mabangong amoy ng sabong ginamit nito sa pagsashower. Naalala niya ang pinagsaluhan nila ng nagdaang gabi. Para na naman siyang kinikiliti. Nasaan si Sabrina? Tanong niya. Paraan niya iyon para ma-divert ang pagkabuhay ng last sa katawan niya. Pagising niya kanina ay lumalangoy na ito at si Sabrina sa dagat. Napasarap ang tulog niya kaya hindi niya namalayang pareho na palang gising ang mga ito. Parehong enjoy ang dalawa sa dagat. Nakakatuwang isipin that the two most important persons in her life shared the same passion for something. Nagsashower na siguro, sagot ni Warren. Naramdaman niya ang pagtitig nito sa kanya. Kaya pagkahango ng beacon sa telephone, ay tinitigan din niya ito. Gandang-ganda ka na naman sa akin, no? Biro niya. Gumiti ito. So right, gandang-ganda talaga ako sa'yo. And as I look at you, I can't help but be thankful to God for giving this wonderful creation to me. Ang swerte ko talaga. Humaplos iyon sa puso niya. Kung pambobola man iyon, talab na talab sa kanya. Talagang alam na alam mo kung papaano ako bobolahin, ha? Pumalatak na sabi niya. Hindi ako nang bobola. Talagang thankful ako. Because I have you, Rachel. Seryosong deklara nito. Napailing siya at sandaling may bumikik sa kanyang lalamunan. Speechless ako. Wala kang kailangang sabihin. A kiss will be enough. Dumukwang ito sa kitchen counter na nakapagitan sa kanila at pinatulis ang uso. Hindi niya ito binigo. Hinalikan niya nang mariin ang mga labi nito. He cupped her nape to deepen their kiss. Matagal na naghinang ang mga labi niya. Perfect morning, sabi nito nang matapos ang halik. She silently agreed. Kung hindi lang siguro nila parehong inaalala na papasok si Sabrina. Ano mong oras sa kusina? Malamang na kung saan na naman sila, humantong ni Warren. Nagniininga sila tuwing magkakalapit sila. Nang nagdaang gabi, napagkasunduan nilang love and lust were both present in their relationship, and they generate so much chemistry together. Wala na nga bang wakas at hadlang sa mainit na pagmamahalan na pinagsasaluhan ni Warren at Rachel? Maging happily ever after na nga kaya ang kanilang pagsasama kasama si Sabrina? Ano kayang pinaplano ni Conrad upang mabawi si Rachel at ang kanyang anak sa kanyang karibal na si Warren? Hahayaan na lang kaya nito na mahiwalay sa kanyang pamilya o pilit niyang babawiin ang mga ito sa anumang paraan? Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang mga kaganapan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po. And keep safe, everyone.